Sabi ng Panginoon, if we do not receive the religion of Christ by feeding upon the Word of God, we should not be entitled to an entrance into the secret. Having life, having lived on earthly food, having educated our tastes to love worldly things, we would not be fitted for the heavenly courts. We could not appreciate the pure heavenly current that circulates in heaven. The voices of the angels and the music of their hearts would not satisfy us. The size of heaven would be as an enigma to our minds. We need to hunger and thirst for the righteousness of Jesus Christ. Ito yung kailangan natin, mga kabataan. Kailangan tayo yung magutong at mauhaw. Hindi dun sa mga larong ito, mga movies na ito, hindi sa katwira na ating Panginoon. Sabi niya, we need to be molded and fashioned by the transforming influence of His grace that we may be fitted for the society of the heavenly beings. One principle na dapat natin tandaan is, bago tayo magtapos, sa Philippians 4 verse 8. Para natin malaman, in preparation for the next scripture mamaya hapon, for us to know kung ano yung dapat natin panoorin o hindi, yung dapat natin laruin o hindi, babalikan nyo lagi yung verse na to. Philippians chapter 4. Samahan nyo ako sa may mga Bible. Pwede pakibasa kapag ka nakita nyo. Philippians chapter 4 verse 8. Sino nakakita? Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good to report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Sabi kanina sa ating text sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ang bawat laman ng ating isipan, mga kabataan, ay kinakailangan na ayon sa pagsunod sa ating Panginoon. Bawat laman ng ating isipan, sapagkat tinanggap natin yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa ating lahat, ay kinakailangan yun lamang sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. At the principle is, dito sa Philippians chapter 4 verse 8, kailangan daw, sabi niya, whatever things are true. Isipin natin, ito bang mga pinapanood ko, itong mga nilalaro ko, is it true? Next, is it noble? Ito ba yung maganda? Ang aking pinapanood, maayos. Just, whatever things are pure, lovely things that are of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. One word na gusto ko dito sa verse na ito is the word pure. Kasi pwede natin lusutan eh. May benefits naman, maganda naman, mayroong moral lesson naman. But when you say pure, walang bahid ng kahit ano karong yan. Parang ganito. Meron daw isang kabataan, sabi na sa kanyang tatay, Dad, magpa-party kami ng mga kaibigan ko dito. Manunod lang naman kami ng movie. Huwag ka mong alala, Dad, yung movie, ay ano lang naman. May konting ano lang, konting violence lang, hindi naman yung madubo. May konting ano lang, mga scenes lang, walang sexual scenes. May konting kissing lang, mga ganun, mga yakap-yakap na konti. Ganun lang, hindi masyadong ano, hindi masyadong brutal. Ano lang siya, mild lang ng movie to, Dad. Napaisip yun, Dad. Pupuntahin mo lahat dito ng kaibigan mo, manood kayo ng movie dito sa bahay. So, nangyari, ni-schedule nila, pumunta yung lahat ng kaibigan niya dun sa kanila ba. Okay, maganda na dito na kayo lahat sa aming tatay. Pero bago kayo manood ng movie, kainin niyo muna itong chocolate cake na ginawa ko para sa inyo. Siyempre, ang tuwa yung mga, ano, yung mga kaibigan niya. Sabi ba itong tatay mo, binigyan pa tayo ng chocolate cake. Sabi niya, yung chocolate cake na yan, special yan. Hindi yan basta-basta chocolate na nabibili lang sa ano, Belgian chocolate yan.
Napakasarap. At nilagyan ko yun ng maraming ng cream, tapos yung tinapay niyan, binake ko yan. Napakasarap. Pero meron pa isang ingredient. Nilagyan ko yun ng konting-konting tayo ng aso. Konting lang. Konting lang. Nilagyan ko ng konting-konting, napakaliit lang talaga ng tayo ng aso. Yung cake na yan. So bago kayo manood, kainin nyo muna yung cake. Sino kaya kumain? It's the same with our choices ng mga movies. Kailangan maging, maging maingat tayo sa kung ano yung papasok sa ating punta. We should not let anything, kahit konti lang, na pumasok na karumihan sa ating isipan. Walang iba lamang ang ating hayaan. Ang pumasok lamang dito ay kinakailangan yung ating Panginoon si Kristo. Yung kanyang ugali, yung kanyang character, yung kanyang laki ng kalooban para sa inyo. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay meron kayong natutunan. At bago tayo umalis, ay tayo ay manalala. So, mamaya mga po, papalit pa kayo dito. We are going to discuss. Tingnan natin yung mga ilang movies, mga ilang video games natin. Tingnan ka natin kung kumbay ka pa gracious Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given to us to study about movies and games. I pray, Heavenly Father, that you will give these young people the courage, the strength to overcome these things in their lives and to help them to decide whether to continue watching these things or whether to stop and to only let you in our lives, in our minds, and nothing else but our Lord Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo pong bawat sa amin na kayo po ang patuloy na mag-ari sa amin pong mga buhay sapagkat sa amin pong mga sarili, sa amin pong mga kakayahan na hindi po namin kaya. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang amin pong inaasahan at pinagkakatiwala ng amin pong buhay sa pangalan ng amin pong Panginoon Jesus. Amen.